Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po sa University of Caloocan, EDSA Campus, sa klase ni Dr. Rico Haboya, MBA 303 Economics for Managers, ay naatasang mag-ulat ng 10th kabanata na may pamagat na inflation. Ang aming pangkat ay binubuo ng mga sumusunod. Ruth Peno Hermoso ang inyong lingkod, binibining Kyle Pearl Pintang at ginoong Dominic Relesiva. Ang saklaw ng ulat na ito ay ang mga sumusunod: Meaning, Measure and Effects of Inflation, Theories of Inflation, Inflation and Unemployment, Price Trends and Inflation in the Philippines. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na ito, i-click-clack ang subscribe at bell button upang kayo ay maging updated sa mga susunod na topic sa klase ni Dr. Haboya. Salamat sa pag-subscribe, mga classmates! Ano ba ang ating naiisip kapag narinig natin ang salitang inflation? Lobo? Pagtaas ng bilihin? Ano nga ba ang ibig sabihin ng inflation? Ang salitang inflation ay nagmula sa salitang Latin na inflare, na ang ibig sabihin ay to blow or expand. The word inflation in the sense of inflating. Ayon kay Geoffrey Crowther, Baron Crowther, na isang British economist, journalist, educationalist and businessman at naging editor ng The Economist mula 1939 hanggang 1956, ang inflation ay a state in which the value of money is falling. Halimbawa, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon naman kay Paul Anthony Samuelson, na isang American economist, unang Amerika na nagwagi ng Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, ang inflation ay inflation occurs when the general level of price and cost is rising. Ayon naman kay John Maynard Keynes, na isang early 20th century British economist, mas kilala bilang founder of Keynesian economics at ama ng modern macroeconomics, the study of how economies, markets and other systems that operates on a large scale behave. Inflation result of the excess aggregate demand over the available aggregate supply, and true inflation start only after full employment. Inflation is a rise in the general level of prices. When inflation occurs, each income will buy fewer goods and services than before. Binabawasan ng inflation ang purchasing power ng ating salapi. Ngunit hindi ibig sabihin pag may inflation, tumataas lahat ng bilihin. Ang pagkawala ng purchasing power ay may impact sa ating cost of living. Ang hyperinflation naman ay tumutukoy sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo na resulta ng pagbaba ng halaga ng salapi. Ano ang sanhi ng inflation? Ayon sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang interaksyon ng supply at demand ay humahantog sa pagbabago ng presyo. Maaari itong cost-push inflation o demand-pull inflation. Ang cost-push inflation ay nangyayari kapag ang overall price ay tumataas dahil sa pagtaas ng production cost at iba pang factors sa supply. Ang demand-pull inflation ay nangyayari dahil sa labis na demand versus sa supply ng mga goods and services. Ang monetary policy ng BSP ay nakaka-impluensya lamang sa demand-pull inflation. Kapag ang pagtaas ng presyo ay dahil sa cost-push inflation o supply-side factors, kalimitan na ang national government ang nakalulutas nito. Ayon sa mga ibang economists, ang pagdami ng supply ng pera ay sanhi na din na inflation. Ayon sa website ng NEDA, ang Consumer Price Index ay isang economic indicator na nagpapakita ng pagbabago sa presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo. Ito ay sinusukat kada buwan sa tatlong antas: national, regional at provincial. Kapag tumaas ang CPI, bumababa naman ang halaga ng salapi. Ang
Ang consumer market basket naman ay naglalaman ng mga produkto at serbisyong karaniwang binibili ng ordinaryong Pilipino gaya ng pagkain, damit, at bayad sa kuryente at tubig. Ang basket na ito ay nakabase sa 2021 Philippine Classification of Individual Consumption According to Purpose na hangon sa 1999 COICOP na inilabas yung United Nations Statistics Division. Ang formula ng CPII, Consumer Price Index in Current Period, is equal to cost of market basket in current period over cost of market basket in base period times 100. Paano tayo naapektuhan ng inflation? Ang mataas na inflation ay nakakapagpababa ng purchasing power at halaga ng inipong salapi. Ang mataas na inflation ay maaari magpataas ng mga rate ng interest at gawing mas mahalang pag-utang. Ang mababa at matatag na inflation ay nakahihikayat sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo pati na rin ng mga bagong mamumuhunan. Ang mababa at matatag na inflation ay makapagbibigay ng environment para sa sustainable na paglago ng ekonomiya. May tatlong uri ng teorya ang inflation. Una, market power theory of inflation. Kapag may isa o grupo ng mga sellers ay nagkasundo sa presyo na iba sa competitive price, ito ay tinatawag na market power price. Ang mga grupong ito ang nagpapanatili ng presyo ng bilihin na kung saan sila ay kikita nang hindi inaalala ang purchasing power ng consumer. Ayon sa advanced version of market power theory of inflation, ang mga oligopolies ay maaaring magtaas ng presyo kahit na hindi tumataas ang demand. Ito ay resulta ng pagtaas ng sahod. Pangalawa, conventional demand pull inflation. The market power theory of inflation represents one extreme end of inflation. Ayon sa teoryang ito, mayroong inflation kahit hindi masyadong mataas ang demand. Sa kabilang dako, naniniwala ang mga conventional demand pull theories na ang tanging dahilan ng inflation ay excess of aggregate demand over aggregate supply. Ikatlo, structural theory of inflation. Sa kabilang dako, mayroong mga grupo ng economists na tinatawag na structural economists. Ayon sa kanila, ang structural theory of inflation ay ang market power ang sanhi ng inflation. Subalit hindi ito ang natatanging dahilan. Ang mga taga-suporta ng structural theories ay naniniwala na ang pagtataas ng inflation ay dahil sa structural maladjustments ng isang bansa o sa isang lugar ng institutional features of business environment. Yan po nagtatapos ang unang bahagi. Ang susunod po na reporter ay si Binibining Pinta. Salamat. Ating pag-aralan ang inflation at ang koneksyon nito sa kawalan ng trabaho. Tara na at ating umpisahan. Katulad ng nabanggit kanina, ang inflation ay pagtaas ng bilihin dahil sa dami ng pera na umiikot sa merkado o sa mismong bansa. Maraming mga teorya at siyentipikong dahilan na nagpapaliwanag kung bakit ito nangyayari. Subalit, wala pa rin espesipikong rason kung bakit ito nagaganap. Pero sa pag-aaral na ito, alamin natin ang koneksyon ng inflation sa kawalan ng trabaho. Umpisahan natin ang kwentuhan sa pagkilala sa mamang ito. Siya si William Bill Phillips, isang crocodile hunter at ekonomista mula sa New Zealand.
siya ang bumuo ng tinatawag na the Phillips curve. Siya ang nakapansin na kapag mataas ang inflation, mababa naman ang unemployment rate. At sa tuwing mataas ang unemployment rate, ay mababa naman ang inflation. Ayon sa kanya, kapag marami raw kasing mga tao ang may trabaho, marami raw ang may pera at may kakayahang bumili. Katulad ulit ng nabanggit kanina, kapag maraming pera na umiikot sa bansa, doon nagkakaroon ng pagtaas ng inflation. Kaya't kung maraming tao ang may trabaho, marami rin ang may pera. Kaya't siguradong magkakaroon ng pagtaas sa inflation rate. Sa sitwasyon naman na kaunti lamang ang mga taong may trabaho, kakaunti lang ang pera na umiikot sa bansa. Kaya naman magtutulak ito upang bumaba ang inflation rate dahil sa kaunting pera na umiikot sa merkado. Ganito gumagana ang Phillips curve. Ito ang relasyon ng inflation at unemployment. Price trend in inflation in Philippines. Ano nga ba ang price trend? Price trend is an average of all current prices of goods, service, on economy. Price level can refer on a specific price of any given goods, service, and security. Price level are the one of the world leading economic indicators. Kung ang price ay tumaas ng sobrang bilis, ang central banks or governments are frequently take actions para ma-decrease ang money supply or to aggregate demands of goods and services. The Consumer Price Index is the most common price index. Dito sinusukat ang consumer goods to determine kung ito ba ay inflation or deflation. This basket can contain any consumer might buy including food, appliance, or services and provide price level in any given time. The next is inflation rate in Philippines. Inflation rate ng Pilipinas today is umaabot ng 7.7% last October 2022. From 6.9% ng last September 2022 is tumas ito ng 1.2%. Bakit nga ba? Ayon sa unang reporter, ang inflation ay ang pagbaba ng ating purchasing power. For example, if meron kang 1,000 ngayon, is mas kakaunti na lang ang mabibili mo sa 1,000 sa mga susunod pang mga taon. Dahil sa pagpatuloy na pagtaas ng ating presyo ng bilihin at mga services. Ang healthy inflation rate pa sa growing economy like Philippines is 2%. So, ipag tumasa ito ng 3 to 7% is hindi na maganda ito para sa economy ng Pilipinas. Ilan sa mga reasons bakit tumataas ang inflation rate ng Pilipinas ay first, strong US dollars. Pagpatuloy pa rin ang pagtaas ng US dollars sa global market is mababa naman ang value ng ibang currency like peso. Second, the economy is reopening. As we see, pag nagpunta tayo sa mga malls or restaurant, is makikita natin yung pagdami ng tao doon. So, makikita rin natin yung tinatawag na paglakas ng demand and pagbaba ng supply. Ito rin yung tinatawag na revenge spending. For the reason na nung post-pandemic, karamihan sa ating mga Pilipino is almost nasa bahay lang. And ngayon, na lumuluwag na ang government, kaya nakakalabas na tayo. Third, we are the net importers of goods. For example of our imports is oil, gadget, electronics, and cars. Imports from other country. Fourth, the other reasons is like Russian and Ukraine war. So, naaapektuhan din ng ating economy kasi sa Russia is one of the biggest oil exporter and Ukraine naman is one of the biggest exporter ng corns, oil, and iba pang agri commodities. So, ang question, paano mo maproprotektahan ang pera mo from inflation? Mag-invest in assets na alam mong tataas ang value over time. For example, real estate. Pwede kang bumili ng commercial real estate na alam mong tataas ang value in the near future. You can also invest in stock markets or bonds na nagbibigay ng consistent dividend. Pag naiwan mo lang kasi ang pera mo sa banks, is talo ka from inflation. And that's all for this video.